Hello po ate, pwede po bang malaman ng grades mo po from grade 8 to 11 po? Sure, sure Jules Pacamara. Ang video na to ay para sa'yo at para rin sa mga may gustong malaman ko ng aking naging academic journey at grades para makapasa sa UP. Sa UP Diliman. Ngayon, itong video na ito, kung di nyo pa napapanood, dito nagsabi ako ng mga tips at meron din ako dyan na nilagay na free reviewers na ginamit ko para sa pagre-review. At dyan din nang galing itong comment na to. Ang pag-uusapan natin ngayon ay My Academic Journey and Grades Reveal from yours truly, a UP Diliman passer. Magkakaroon na tayo ngayon ng parang storytelling time na rin. Chapter 1. Wow, parang research title lang, di ba? Chapter 1, Foundation. At yun din ay ang aking elementary years. 1.1. Ito ang aking pinakaunang school, ang Betbian Montessori. Dito ako nag-preschool. Ayan, may kita nyo itong nakabilog. Ako yan. And then, dito rin ako hanggang grade 4. Sa Betbian Montessori, ito ang aking naging pinakaunang school. Private school siya sa Nueva Ecija. Ayan. Kaya kung mapanood mo ito ng principal namin, sina Sir Jess, aking mga naging teacher, pati yung mga naging staff. Kamusta na po kayo? Hindi ko po kayo malilimutan. Dahil kayo po ang aking naging unang foundation para po sa aking academic journey. Ayan, ito po ang aking mga naging insights mula sa Betbian Montessori na aking unang foundation. Ito pong private school na ito, ang mga major subjects niya ay na-advance ng isang grade. So, ito po ang storytelling time na natin. Actually, 5 years old pa lang ako, nag-grade 1 na ako agad. Kasi 4 years old ako, preschool, nag-skip na ako ng kinder kasi alam ko na yung mga lessons. Nagtuloy na ako sa grade 1. So, sa grade 1 pala, hindi ko inaakala na grade 2 na yung mga pinag-aaralan namin mga lesson. So, imagine, 5 years old ako, tapos yung mga pinag-aaralan ko, grade 2 math, grade 2 English, grade 2 science. So, ganoon ang naging takbo ng aking early elementary years. Ayan. We studied more advanced math compared to other schools kasi grade 4 pa lang kami may algebra na. And actually, nung grade 1 ako, nag-aaral na kami ng mga fractions. So, itong Betbian Montessori, siya talaga ang naging foundation ko sa math. And English din. I have good foundation in English and grammar because of Betbian's Montessori symbol. Dito sa Betbian Montessori na aking unang school, meron silang mga pinapagawa sa aming mga activity kung saan naglalagay kami ng mga, for example, noun. Ang noun ay circle. Noun ay triangle na color black. And then, ang verb, circle na color red. O, di ba? Natatandaan ko pa. Okay, so for example, ito, major subject advance for one grade. Ang gagawin namin doon, yung subjects na noun, lalagyan namin ng triangle na black sa taas. Itong major, triangle na blue, ibig sabihin adjective. Tapos itong R, circle na red, ibig sabihin verb. Kaya ako natuto talaga ng English and grammar. That's why ang aking naging forte at yung panghatak ko rin lagi sa mga grades, sa mga exam, ay math and English. Dahil ito, primarily, sa aking unang school, which is Betbian Montessori. Okay. Ayan, isa pa ito. Our exams usually consisted of 60 pages in total. Bale, 30 pages siya back-to-back. Each subject having 600 to 1,000 items. Ang pinakamahabang exam na dinanas ko sa Betbian Montessori ay nag-grade 4 ako sa science. Bale, 2 parts kasi yon, 700 items yung unang part and then 400 items yung ikalawang part. Sorry, tinas ko lang. At ang total nun, 1,100 items. So, ganito magpa-exam ang Betbian Montessori. So, kami, half day usually. Meron din kaming mga whole day. For example, 8 a.m. to 3 p.m. kami mag-exam for one subject lang siya. One subject. Hindi kaya dun sa mga ibang schools na tigbo 1 hour each lang, 50 items. Hindi ganun sa amin. Sa amin, 600 items to 1,000 items. That's why, nasanay na rin ako sa mga maramihang items ng mga pag-exam at hindi ko na siya masyadong pinoproblema sa mga sunod kong mga years. We were focused on written works. So, we lack public speaking activities or reporting. Kaya lang, ito lang yung isang parang naging con sa Betbian Montessori. Since meron kaming mga books, at meron na kaming mga resources and
parang ini-spoon feed na lang kami rin ng mga teachers. Actually, maganda rin siya. Kasi marami ako natutunan and napakaganda niyang foundation. Ang problema lang, nag-focus kami talaga sa written works, so magaling kami sa written works. Pero ang nangyari, pagpapasalitain mo kami sa gitna, yung ipagre-report nyo kami, medyo kulang-kulang pa kami doon kasi wala kaming masyadong exercises or activities para ma-develop yung ganung klaseng skill. At ngayon, punta naman tayo dito sa akin. 1.2 dapat yan. 1.2 foundation. Okay. 1.2 foundation ko ay yung San Fernando Elementary School. So, dito sa San Fernando Elementary School, nalipat kami dito sa Pampanga dahil sa work ni Papa ko. Palipat-lipat kasi kami. Kaya malalaman niyo mamaya na naka-anim na school ako in total. 6 schools in total from elementary to senior high school. So, ngayon, dito, ayan yung mga kaklase ko. Sa section 1 kami. Diyan na ako sa San Fernando Elementary School or SFES sa Pampanga from grade 5 to grade 6. Okay. Ayan. So, syempre, sumali ako ng MTAP. At nag-champion kami. Champion in MTAP Division Finals. At meron akong partner, si Dre. Ayan ako. At diba? Kita niyo yung itsura ko. Very, very nerdy, very manang. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nag-aayos. Pero, at least medyo nabago ko naman na yung nerdy style. I think. Ayan. Oh, binilugan. Binilugan ko pa yung aking sarili para lang makita niya siya mabuti. Ito naman ay, syempre, nag-champion kami sa Division Finals. Inilaban kami sa Regional Finals. 2018 pa rin siya. 2018 Regional Metrobank MTAP DepEd Math Challenge. Or MMC. So, yun ang MTAP. Yan yung lagi kong sinasalihan during my elementary and junior high school days. Kasi siya yung mga math competitions na marami ka rin actually matututunan ng mga techniques and mga knowledge about sa math. Ayan. So, dito naman, hindi kami pinalad na mag first place, pero at least, diba, nakaabot kami top 10. We're fourth place dito sa MTAP Regional Finals. So, pang-region na yan. And ito naman yung aking mga naging insights sa pag-study ko sa SFES. I learned public speaking and reporting. So, ito, storytelling time ulit tayo. Tungkol sa pinakauna kong reporting na ginawa. Kung makikita niyo ako ngayon, o makakasama niyo ako sa school, ipagpa-public speech ako, o kaya ipagre-report, okay na okay lang yun sa akin, kaya ko siya kahit impromptu. Pero, hindi alam nung iba yung pinagdaanan ko muna bago ako natuto mag-adlib, impromptu. Siyempre, nagsimula muna ako na hindi ako marunong, yung nanginig-nginig pa. So, no, grade 5. Pagka-transfer ko sa San Fernando Elementary School, sabi sa akin ng mga kaklase ko, total, ikaw naman ang gumawa nitong math activity natin. Ayan, ako gumawa ng math activity. O, ikaw na mag-report sa unahan. Kaya, ayun, hawak-hawak ko yung papel namin, and then nag-report ako sa unahan. Ang nangyari nun, di ba pag magre-report ka, dapat titingin ka dun sa mata ng audience, and then, meron ka mga actions na gagawin, pero alam niyo yung ginawa ko nun. Hawak-hawak ko yung papel namin, tapos nagbabasa lang talaga ako, hindi ako makatingin dun sa mga klase ko. Nagbabasa lang ako, tapos dun ko naramdaman talaga, alam niyo yung tibok ng puso ko, kinakain na, parang kinakain na niya yung buong pagkatao ko, kaya hindi ako makasalita. Tapos, nanginginig talaga yung pa ako. I think, ganun din yung mga ibang nararanasan. Yun din yung mga nararanasan ng mga iba na merong stage fright o kaya anxiety o nagre-report. Ganun din siguro yun. So, mahirap nga talaga siya. Pero, syempre, gumawa ako ng mga paraan para ma-overcome siya ang aking stage fright at mga panginginig habang nagpa-public speaking. Kaya ngayon, kahit nag-tutor na ako o kaya nagre-report sa unahan, okay na siya sa akin. Wala nang hiya-hiya, wala na rin yung panghihinig. Yeah. Ito rin, isa ko pang experience. Nagpunta ako dito sa SFES na public school naman siya. Before performing a role play, we would have a 5-minute preparation only. So dito ako nakaranas na magbibigay sa amin yung teacher ng parang theme or topic kung ano yung i-role play namin. Bibigyan niya lang kami ng 5 minutes o kaya 10 minutes na preparation para mag-isip
kung ano yung gagawin namin, kung nasa ang setting kami, kung ano yung role namin, kung ano yung mga sasabihin. As in talaga, mabilisan lang yung ginagawa namin doon. And then, nagulat ako, yung mga kaklase ko, sanay na sila doon. Kaya, dyan talaga ako natuto. I learned how to ad-lib and impromptu. Kasi doon, habang nag-roleplay kami, hindi naman kami makakagawa ng script. Kasi 5 minutes lang. So, bahala yung ginawa namin yung parang base lang. And then, kami na bahala kung ano yung mga sasabihin namin. Basta naka-stick lang kami sa aming base na gagawin. Ayan yung natutunan ko sa SFES na public school. So, in comparison sa kanila, parang na-enhance yung skills ko sa written works and pag-exam sa Bethlehem Montessori. So, yan yung naging foundation ko talaga sa math and English. Pero, yung public speaking and reporting na, syempre, napaka-necessary skill din niya. Lalo na sa mga later years natin kasi kailangan talaga natin mag-present. At kailangan marunong tayo makipag-communicate. Dito ko siya natutunan sa SFES. Yan, kaya talaga mga pinagdaanan ko nung elementary o kaya yung unexpected kaming nalipat, naging rin siyang advantage para sa akin. Dito naman, San Fernando Elementary School, ayan ang aking grades reveal. Noon ay nag-graduate ako elementary with high honors with a grade of 95.25. Actually, kaya ko pa siyang mas taasan sana. Ang problema lang noon. Kasi, di ba, sumali kami sa regional finals, tas division finals ng MTAP. Lagi ako tumatambay lang dun sa office ng department head. So, let's say na hindi niyo ako masyado nakikita sa classroom. Alos hindi ako pumapasok. Ayun, nagre-review lang ako kada exam kasi ang ginagawa ko noon during school days, imbes na kasama ko mga klase ko, andun ako kasama ng aming tutor or parang trainer sa MTAP, at doon kami nagre-review at nagpre-prepare para sa math challenge namin. Oh, memories. Yung itsura ko talaga, ayan ako. Yan ako, no, grade 6 at elementary, very nerdy. Okay, so ngayon, PSI, Philippine Science High School 2017 NCE Results for Academic Year 2018 to 2019 release. Ito yung time na nakapasa ako sa Philippine Science High School. Ayan, name ko, Gamboa Radaela. Mahahanap nyo siya actually sa Google. Ayan yon. So, nag-pay off naman yung aking mga hard work at mga pag-aaral nung elementary ako dahil nakapasa ako sa Philippine Science High School. Pero, ang nangyari, nasa pampaga kami niyan, di ba? Nalipat kami bigla. Again, because sa work ni Papa ko, very unexpected ang paglipat namin sa ibang place. Nalipat kami sa Negros Occidental, Bacolod. Actually, specifically, Talisay kami. Talisay, Negros Occidental. Napakalayo niya talaga. As in, so, hindi na ako natuloy sa Philippine Science High School. That's why, yung aking junior high school days, ibang mga schools ang babanggitin ko sa inyo, hindi na Pisay. Yan din yung isang struggle ko sa pagiging transferee lagi, palipat-lipat kami ng bahay, at palipat-lipat ng school. May kita nila yung grades ko. Sa private kasi ako galing nun, nung sa Bethlehem Montessori, mataas talaga silang magtikay. Pinakamababa akong grade nun, 94. So, nangyari? Pagdating sa SFES, kinailangan kong i-prove yung sarili ko. Kung talaga bang ganito yung grade na makukuha ko. Kaya, yun talaga isang struggle sa pagiging transferring. Meron, hindi ka nila kalala, meron ka munang kailangan patunayan. Pero, syempre, ang ganda naman ng aking naging experience doon. At marami rin akong mga natutunan. Again, natapos na tayo sa aking chapter 1, which is elementary days, my foundation. Ngayon, mag-move on tayo sa chapter 2 na ipapakita ko naman sa inyo sa next video. So, stay tuned and bye-bye! See you!